Hi class, good afternoon. Good afternoon. All right, so class, I'll be having my attendance for today. And if you are present, kindly open your cameras na para makita ko and say present. So if you're present, kindly open your camera and say present. Let's start with Lander. Jean. Present po, ma'am. Okay, thank you. Ella. Kurt. Ainsley. Cookie. Present po. Diane. Present po. Apple. Present po. Roxanne. Elijah. Present po. Kim. Wala. Riley. And then Reina. Claire. Wala. Faye. Jesusa. Angeline. Alex. Present po, ma'am. Julian. Kelsey. Gian. Present po. Zyrus. Present po. Rishi. Present po. Janica. Nika. Present po. Ali. Wala. Pat. Natin. Kay. Cass. CJ. Dimple. Rachel. May. Present po. Kirby. Mika. Present po. Main. Trish. Present po. Isha. Present po. Jarel. Camila. Present po, ma'am. Allen. Present po. Krisha. Wala. Baka may bagong dating class.
Lander, Ella, Kurt, Ainsley, okay, si Cass, Cassandra K, si K pala, si K, si Pat, si Jesusa, si Claire Allen, si Miss Flansha, saka si Mika, si Ella. Okay, meron pa? Jerlian. All right, so class, kindly open your cameras naman yung iba na makakapag-open so makapag-start na. And yan, may mga nagjo-join pa. Sige, open nyo lang yung camera. And I don't know if probably wala naman kayo sa school kasi yung mga face-to-face na kinansel yung mga face-to-face na class today or na-interrupt kasi merong bomb threat. Actually, dun sa amin sa DOST, naka-receive kami twice ng bomb threat pero wala lang naman. Hindi naman wala. I mean, wala namang significant threat na nakita upon the search. So, ganun din naman. Na-search na nung police dito sa Batangas City yung premises ng school and wala namang nakita. And nasa na yung students? Ayan, baka may mga kapag-open sa inyo ng camera na mag-start kapag wala akong nakitang tao dito. Ayan, nag-open naman si Cookie kasi hindi naman siya kita. Ang kita yung ano, shy-type ba kayo? Shy-type ba kayo? Ayaw niya mag-open ng camera? Or ano? Sina, didistract ako talaga kapag ano, kapag wala akong makitang ano, tao na kausap. Ayan. So, by the way, class, next meeting ay face-to-face. Ibig sabihin, akin ang i-hold ang first long quiz ninyo. Ayun, first long quiz natin on this coming next Saturday. Actually, meron lang ako dalawang quiz sa buong semester. Dalawang long quiz and the rest ay exercise. The rest ay laboratory. Siguro, dalawang long quiz, dalawang laboratory, and kapag ako'y nagpapalab, dalawang experiment agad. Alam niya nung naging student ko dati na dalawang experiment agad. Ganoon din si Ma'am Lisa kung naging professor niya na si Ma'am Lisa. Yun, bale, dalawang laboratory, dalawang long quiz. Of course, dalawang major exam. And siguro if magpapa-exercise ako, ano na lang, two or three na lang. Yun yung mga requirements ko. Oh, nasa na, nawala na yung ulit yung mga students ko. Ala ko ba gusto nyo pumasa? Siyempre, hindi lang naman yung pag-open ng kami yung basis, pero, di ba, ano lang yun. Sige na, para we help each other.
Or mabagal ba ang internet ko? Hindi ko kayo nakikita. Or wala talaga? O ako lang talaga yung naka-open? Open nyo na para mag-start na ako ng discussion. Uy, ano? Nasaan? Bahala kayo. Mahirap ang long quiz natin pag ganyan. Alright, so simulan ko na lang yung discussion dito sa kinds of carbonyl compounds since wala naman nag-open ang camera sa inyo. Wala ko nakikita dito or wala man lang tumutugon. I don't know if naririnig ba ako or what, but nevertheless, sige. Tuloy ko na lang din tong discussion ko. Okay, kinds of carbonyl compounds. Dito tayo mag-start kasi the succeeding functional groups ay merong carbonyl. So when we recall, yung mga carbonyl compounds natin contains C double bond O. So wag tayo mako-confuse kasi the carbonyl compounds is different from alkenes. Kasi ang alkenes, C double bond C yung double bond niya. But for carbonyl compounds, C double bond O. Okay? And yung R part, of course, paulit-ulit na nating sinasabi na yan ay yung carbon and hydrogen atoms bonded together. So that's the R groups. And here are the types of the carbonyl compounds. So kapag nasa dulo yung carbonyl, that's RC double bond OH, and that is an aldehyde, and name ending with al. Pag naman RC double bond OR, that's a ketone. So meron dalawang R groups sa na pinapagitnaan ng C double bond O or ng carbonyl. Next is carboxylic acid, that's RC double bond OH, oic acid, and this is the highest priority functional group. And acid halide, acid anhydride, acyl phosphate, acyl phosphates, and esters, these are carboxylic acid derivatives. So next is, ito, acid halide. This is a kind of a carboxylic acid derivative. And ang kanyang type formula is RC double bond OX. So again, class, huwag tayo mako-confuse kasi sometimes nakaka-encounter tayo ng compounds na may halides. So hindi automatic na may halide tapos may C double bond O ay acid halide na agad. We should look at the connectivity of the halide. Kailangan para ma-confirm na acid halide yung compound ay nakakonek yung halide dun sa carbonyl dito. Nonetheless, kapag hindi nakakonek, the halogen might appear as a substituent only. Okay? Acid anhydride, its type formula is RC double bond O, OC double bond O, R. And in order to identify an acid anhydride naman, we can see that meron tayong oxygen, and that oxygen has two carbonyl on its two sides. That's acid anhydride. Kasi sometimes you might confuse na, okay, dalawa yung carbonyl
carbonyl carbon doon sa compound. So, automatic, that's acid anhydride. No. Kasi, again, yung acid anhydride, may oxygen sa gitna. Kasi sometimes, pwede yung combination ng aldehydes and ketones. Kung yung carbonyl is nasa dulo, that's aldehyde. Pwede din naman if nasa pagitna, ketone yun. So, it depends pa din. And we always check if the compound is in accordance to its general formula. And the suffix naman is oic anhydride. Acyl phosphate, this is RC double bond O, PO4. So, para madali. So, yung PO4 dito, that's the phosphate. And actually, ito, pinakita lang dito yung bonds noong phosphate, kung paano siya bonded with each other. So, acyl phosphate. Next is esters. Ito naman, RC double bond OOR. So, ang mapapansin natin dito sa ester, dalawa yung R group niya. Isang R group nakakonect dun sa carbonyl and yung isang R group nakakonect dun sa oxygen. So, sa naming, helpful yon na ma-identify natin ano ba yung pagkakaiba ng dalawa. R group. So, yung isang R group, again, kapag ester, may R group na nakakonect sa C double bond O, may isa pang R group na nakakonect naman sa oxygen. So, itong lactone saka lactam, actually, substituents na lang naman ito. So, hindi ko na yan masyado i-discuss. Next is thioester. Ito ay sulfur analog ng esters. Kung mapansin natin, sa halip ng oxygen ay sulfur yung kanyang element here, present. So that's thioate. So for thioesters, may isang R group connected to the carbonyl and isang R group connected to sulfur. And last is amides. So, kapag naman amides, meron tayong nitrogen connected to a carbonyl. Right? So, sometimes itong nitrogen, connected siya to dalawang hydrogen. Ayan, meron siyang H-H dito. And sometimes, meron mga methyl or alkyl groups connected to nitrogen. So, but overall, that's still amide. Right? So, it is very important that you can distinguish the functional group based on its general formula. So let's try, class. Kindly identify what is the functional group of this compound. Kasi we'll start from there. And actually, yung exam ko is ano, naming and writing, tapos naka-table siya, tapos i-identify AUPAC name, common name. So for this one, class, may I call Miss Jean Andaya? Are you here? Jean Princess Andaya. Are you here, Miss Jean Princess? Wala. Wala. Hindi siya present. Present kanina. Wala to. Sige, ex ko na to. Ella Bagon. Yung pong ano, kung name po ng carbonyl group po. Or yung name ng functional group lang. Aldehyde po. Hello. Alright. So, ano ba yung type formula for aldehydes, Miss Mika? Miss Ella?
ano ang type formula nakalagay dyan sa screen? Yung may double bond po na O. And then, you read. RC? RC double bond OH po. Okay, RC double bond OH. We can notice that the C double bond O is nasa dulo. Ay, may ano right? Po pala, may... So, ano tong compound na ito? Ethyl po. Hmm? Ano? Anong functional group na to? Ano po? Ketone po pala. Ketone. Kasi, itong part na to, this is the R group. R. Tapos, ito, that's the C double bond O. Tapos, itong part na to, that's another R group. So, this is a ketone, right? And next, Miss Cookie. Clear ba? Clear pa ba? Alright, so, alam na natin na ketone ito. Sorry, medyo hindi ko na mabura yung mga pinagsusulat ko. How many carbon atoms meron yung compound? Sige, open mo yung mic mo. Ma'am, 6. Ma'am, 6 carbon atoms. 6 carbon atoms. Therefore, ang kanyang parent name ay, sabi dyan, name ending ay own. So, ano? Ano yun? Ano ang parent name? Hexanone. Tama? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexanone. And then, we indicate what is the position of the carbonyl. That's 2 hexanone. Right? We start counting here. Kasi nandito yung carbonyl. Ito kasi yung priority. 2 hexanone. And then, the rest, ito, this ethyl part, this methyl part, and the chloro will just be substituents. So if you're going to indicate the locants and the substituents, this will be 4 chloro, 3 ethyl, 5 methyl, 2 hexanone. So, as is lang, yung mga yon, papangalanan lang natin yung mga substituents. So, let's have another example nga. Ito. Miss Diane. Diane, Lady Diane. Miss, wait lang po. Dinedetermine ko lang po. Alright. So, sabihin natin yung observations natin. Meron tayong carbonyl dito sa second carbon. So may oxygen dito. So ano automatic this part or ano siya? Ano yung kanyang type formula? R ano? RCO R group.
ulit. RC double bond O R. Ano? Class, I hope na-identify ninyo ha. Kasi ito mahalaga. So, ano yung functional group na may type formula R, C double bond O, O, R? Ester bonds. Esters. Okay. Mr. Apple. Ma'am, center pa nga po. Ayan, sorry. Wait lang po, ma'am. So, una, ang question ko is, ano yung kanyang type formula? Ma'am, oxygen po kayo nasa baba. Ah. So, R. Acid anhydride po ba? Acid anhydride. Kasi ang kanyang type formula ay R. Ito ay R group. R, C, double bond O. O, C, double bond O, R. No, so this is an acid anhydride. Next ay Elijah Seniza. Elijah Seniza. Miss Elijah Siniza, are you here? Wala. Miss Claire Ebora. Claire Allen Ebora. Dali, hindi ko naman papasagot agad. Titingnan ko lang kung nandito kayo. Wala. Wala din. Angelica Faye. Ma'am, wait lang. Ma'am, try lang. Acid anhydride.
Okay. So, thank you. Thank you sa pagtugon. Yung compound na to, mapapansin natin, dalawa yung carbonyl niya. So, sa mga functional groups, di ba, kapag dalawa yung carbonyl, it may occur as an acid anhydride sa unang kita. But ang difference, para masabi natin na acid anhydride, kailangan may oxygen pa sa gitna nung carbonyl carbon. So for this one, isa siyang ketone. Ketone siya na dalawa, yung carbonyl. So this is a diene. Ano? Kasi, diba, this is RC double bond OR na dalawa, yung carbonyl carbon. So diene ito. Ketone na dalawa, yung carbonyl. No. So I'll just discuss ulit isa-isa itong mga to. I'll give an example. I think na discuss ko na ito, no, yung trivial roots last meeting. Okay. So yung trivial roots natin is ginagamit natin para mapangalanan yung common names nung carboxylic acid, acid halide, saka aldehydes. Again, yung trivial roots, ay to class, pakinggan nyo ha, yung trivial roots, ginagamit natin for common names ng aldehydes, carboxylic acids, saka acid halide. Yun lang, tatlo. That's form, acet, propion, butyr, valer, capro, enant, capril, pelargon, and copper. So kung narinig na natin yung formic acid, yung acid found on the stomach of ants. Kaya kapag sting ng ants sa atin makati, kasi nagli-leave siya ng formic acid sa dermis or epidermis. Next ay acetic acid. Ito naman ay sa vinegar. No? Kapag naman aldehydes, if we are going to, kung narinig na natin ang formaldehyde, that's to preserve the body, or formalin kung tinatawag, yung ginagamit sa patay. So yun yung mga ilang common names natin na ginagamit. And again, kapag papangalanan natin yung common names, kapag aldehydes, we binubuo natin yung pangalan. So form plus the word aldehyde. But for carboxylic acid, i-add lang natin plus ic acid. So halimbawa, formaldehyde, acetaldehyde, propionaldehyde, butyraldehyde, etc. Kapag naman carboxylic acid, formic acid, acetic acid, propionic acid, butyric acid, valeric acid, etc. So ito, two carbon atoms, aldehyde yan nasa dulo. Yung carbonyl, that's ethanol or acetaldehyde. Pasadahan ko lang ito ng mabilis. So three carbon atoms, that's propanol or propionaldehyde. Ito naman, aldehyde pa din, na meron tayong substituents on the second and fourth carbon. This is 2-ethyl-4-methyl-pentanal. So for cyclic aldehydes, at dinadagdag lang natin, halimbawa maka-encounter tayo ng mga ring compounds or aromatic compounds, we just add the suffix carbaldehyde. Say for example, yung cyclohexane carbaldehyde. So pangalan niya, or yung normal na pangalan niya, cyclohexane and plus aldehyde. Ito naman, 2-naphthalene carbaldehyde. Ang start kasi ng count for naphthalenes ay dito sa tip na ito. So 2-naphthalene carbaldehyde. Again, wag tayo mako-confuse class ha, kapag CHO, that's aldehydes. Pero kapag naka-encounter tayo ng C
CH3OH. Ganyan. This is an... Ay, sorry, anda po. This is an alcohol. No, kapag ganyan, CH3OH. Pero pag HO, yung pagkakalagay, it means na yung oxygen ay doubly bonded with carbon. So, a few and simple well-known aldehydes ay nandyan. Formaldehyde is methanol, acetaldehyde is ethanol, acrolein is propanol, crotonaldehyde is 2-butanol, benzaldehyde is benzene, carbaldehyde. So, let's just look on the third and fourth example, yung systematic name ng mga yan. So, when we look at it, yung CHO or C double bond OH is nasa dulo. That's why it's an aldehyde. And then, kung mapapansin natin, meron din siyang alkene. So, when we look at the priority functional group, mas priority po natin si aldehyde compare kay alkenes. That's why yung alkene will serve, will just be a substituent noong aldehyde. So, ang gagawin, 1, 2, 3, that's prop. And then, nasaan yung double bond? Nasa second carbon. We start from here kasi nandito yung carbonyl. 1, 2, 2 propenal or 2 propen-1-al. To indicate, again, hindi natin bubuoin ah. Bubuoin ha. Hindi 2 propin-1-al. Hindi ganon. Dapat tatanggalin natin yung isang E nung alkene. Nung in. Kaya N lamang ang ilalagay. Ito naman, ganun din. 1, 2, 3, 4, so bute. And then, the double bond is on the second carbon. So, 2-butenal or 2-buten-1-al. For ketones, this is R, C double bond O, R, and then the carbonyl is on the third carbon. So, that's 3-hexanone. Ito naman is a ketone pa din kasi pag tinignan natin, this is R, C double bond O, tapos ito ay R, ketone, na may 6 carbon atoms. So, that's 2-hexanone. But, if you can see, meron tayong alkene on the fourth carbon. So, magiging 4-hexane-2-one. So, the N part, that's yung ito, yung naka-blue. That indicates yung position ng ating alkene on the fourth carbon nung ating ketone. Right? So, 4-hexane-2-one. Again, yung 2 indicates the position nung ating carbonyl. Okay? Ito naman yung sinasabi ko sa inyo kanina. When we look at the compound, dalawa yung C double bond O niya. But, wala tayong oxygen sa gitna nilang dalawa, so this will not count as an acid anhydride. Rather, this will be a diene. Kasi, the carbonyl is in the middle. Right? The carbonyl carbons are in the middle. That's why on the second and the fourth carbon, we indicate na that's 2,4-hexane-dienes. So kapag dienes, bubuoin natin yung alkane name. 2,4-hexane-diene. So we use di to indicate na there is the presence of 2 carbonyls in the ketone. Right? Few ketones are allowed by EUPAC to rename their common names. Say for example, acetone. So you might be wondering bakit acetone ay tatlong carbon atoms. Actually, that's an exemption to the rule, no? Ganyan yung pangalan niya. Ganyan yung inassign na common name sa kanya. Although it has 3 carbon atoms. Acetophenone,
is an acetone with a phenyl, and benzophenone, it has two benzene compounds or benzene atoms. Ito naman, if other functional groups are present and the doubly bonded oxygen is considered a substituent on a parent chain, the prefix oxo is used. Ang ating titingnan lagi is the position, nasaan yung carbonyl. You can see that it's on the first and on the third. So we might ask ourselves, ano ba to? Of course, hindi yan acid anhydride ulit kasi wala namang oxygen sa gitna ng dalawang carbonyl. Ketone ba to? Pwede siyang ketone kasi on the third carbon, syempre nasa gitna yung carbonyl, RC double bond OR. Pwede din naman na aldehydes kasi nasa dulo yung carbonyl. But according to the priority functional group, aldehydes are prioritized over ketones. Ano? Sabi, ano ba yung sinasabi ni ma'am na ano, priority functional group? Sige, pakita ko na lang ulit yung slide na yon. Ito. So here, naka-hierarchy po yan. Kita natin, aldehydes is first mentioned over ketones. So mas priority natin siya. And actually, ito yung mahalaga nating masaulo, mga kabisado. This table, carboxylic acid, oic acid, carboxyl, acid anhydrides, oic anhydride, ang suffix, etc. So ito, nakarank na yan. So kayo na ang bahala kung paano nyo siya sasauluhin kung kayo ay gagawa ng mnemonics, kung kanta, etc. Yan. Para hindi tayo ma-overwhelm. Kasi I can observe na kapag bigay ko nung exam, some students are overwhelmed with the structures na iba-iba. Meron akong binibigay na naka-skeletal. Meron akong nabibigay na naka-structural. Meron pang rings. Meron pang aromatics. So, ito dapat yung lagi nating isa sa puso. Yung ibang students, ang ginagawa nila, sinusulat muna, bago sila mag-exam, sinusulat muna nila yan lahat with their corresponding general formula para yun yung gawin nilang guide. No. Kasi sometimes, meron tayong present, some functional groups serves as a substituent. Halimbawa, dun sa sinasabi natin na merong carboxylic acid and merong alkenes. So, syempre, on top of carboxylic acid ay yung alkene. So, that will be a substituent lang. Ano? So, nakalagay din dyan kung ano ang kanilang substituent name. For example, ay yung amides. Nakakita tayo ng NH2. Halimbawa, may nakita tayong NH2 na kapartner nitong carboxylic acid. So, ang pangalan niya as a substituent is amido. Halimbawa naman, nitriles, C triple bond N, that's cyano. And for aldehydes, for reference, or ketones, that's oxo. For alcohols, that's hydroxy. So, refer na lang tayo dito. So, punta tayo dun sa slide na pinag-uusapan natin kanina. Ito. So, yung carbonyl dun sa third carbon will be oxo. Kasi substituent yung ketone. Again, substituent name of ketone is oxo. So this is 3-oxohexanal.
Right? So, ganito yung pagdi-discuss ko, class, para hindi tayo magkalito-lito. Saka kapag, para hindi overwhelming, ano, iniisa-isa natin yung bawat carbon, kung ano ba, saka kung ano yung functional group. And then, recall natin yung Greek prefixes, kapartner po yan ng trivial roots na ginagamit for the common names again ng organic acids or carboxylic acids, aldehydes, saka acid halides. So, to review, ang ating base is yung carbonyl. And yung katabi ng carbonyl will be the alpha carbon. Ito. Alpha, beta, gamma, delta, and epsilon. For example, ang common name, ang IUPAC name nito is 2-chlorobutanol and ayan. Ito, 1, 2, 3, 4. So, butanol. And then may chloro on the second carbon, 2-chlorobutanol. And common name is alpha-chlorobutyraldehyde. Kita natin, alpha, ito siya. Ito yung carbonyl, this is alpha carbon. Alpha-chloro, and then ang 4-carbon atom sa trivial roots ay butyr. Plus, yung word na aldehyde. Alpha-chlorobutyraldehyde. Next is, this is 3-bromo-2-methylpropanol or beta-bromo-alpha-methylpropionaldehyde. Meron ako mga ganito sa exam. So, kita natin, aldehyde po yan kasi nasa dulo yung carbonyl. And 3-carbon atom siya, that's why propanol. And then, insert natin si bromo on the 3rd carbon and methyl on the 2nd carbon. Dito naman, ang counterpart ng propanol sa common name is propionaldehyde. And then, we have beta-bromo, kasi ito, and this is alpha-methyl. So, beta-bromo, alpha-methyl, propionaldehyde. Next, butanoic acid, that's butyric acid. Propanoic acid, this is propionic acid. And then ito naman, this is a carboxylic acid kasi meron tayong C double bond OOH. This is RC double bond OOH. So this is 2-methylpentanoic acid. We start from carbon 1 here, dun sa carbonyl. 2-methylpentanoic acid. And actually, ito mali. This should be alpha. This is the alpha carbon. Alpha-methyl-valeric acid. Ito naman is beta-chloropropionic acid. So, palitan nyo itong beta. Ito dapat. Okay? So, naming carboxylic acids which contain functional groups. Say, for example, ito. Itong compound na to. We can see that this is a carboxylic acid, but meron siyang OH. And yung mga compounds natin na may OH are alcohols. We, according to the table, kapag naging substituent si alcohol, that's hydroxy. Hydroxy. Actually, mali yung nasa table. Hydroxyl ang nandoon. Pero hydroxy dapat. So, ito magiging hydroxy. Nasaan siyang carbon? 1, 2, 3. 3 hydroxy, 1, 2, 3, 4, 5. Pentanoic acid. Right? 3 hydroxy, pentanoic acid. Ito naman, dalawa yung alcohols niya. So, this will be 2, 3 dihydroxy butanoic acid. Yan. So again, yung alcohols will just be substituents of the carboxylic acid because of the ranking of priorities. Next is acid halides. This is 1-carboxylic acid derivative. And ang dinadagdag natin na suffix is oil halide or il halide.
Kapag oil halide, yun ang ginagamit natin for EUPAC. So you write that. Oil halide for EUPAC, ill halide for common name, kapartner ng trivial roots. For example, this one, this is ethanoil. Sa ano, sa EUPAC name is ethanoil chloride, but sa EUPAC, sa common name naman is acetyl chloride. This is benzoyl bromide, meron tayong benzene plus oil bromide, so benzoyl bromide. Ito naman is cyclohexane carbonyl chloride. So in order to name compounds with rings, ang dinadagdag lang natin na word is the carbonyl plus kung ano yung corresponding halide niya. So sa halimbawa, nakakita tayo cyclopropane, tapos may C double bond O, Cl. That cyclopropane carbonyl chloride. Again, ito yung dinadagdag natin. Next is acid anhydrides. Ang kanyang type formula is RC double bond O, OC double bond O, R. Meron tayong tinatawag na dalawang klase ng acid anhydrides. Isang symmetrical at isang unsymmetrical. Kapag sabi natin symmetrical, of course, pareho yung R group sa magkabilang tabi. No? Symmetrical. So pag binasa mo siya left to right or right to left, same lang siya. Unsymmetrical, ay di syempre magkaiba yung dalawang R group. So to name symmetrical anhydrides, we just name kung ano yung isang R group. For example, that's acetic anhydride or ethanoic anhydride. Kasi it has, or the R group has two carbon atoms. Next is benzoic anhydride. We can see that the R group is a benzene. So, benzoic anhydride. And succinic anhydride, ito ay common name. Sometimes, parang in-include ko ito sa quiz. Kasi cute. Cute yung compound. Yan, succinic anhydride. Isa siyang cyclic ether na parang may anhydride. May dalawang carbonyl katabi noong oxygen. Next naman, kapag unsymmetrical anhydride, we cite the two R groups. Papangalanan natin siya alphabetically. So, ang EUPAC name niyan is benzoic ethanoic anhydride. So, this part is the benzoic. Itong part na to is ethanoic. Una yung benzoic sa pagpapangalan kasi alphabetical. Pero sa common name, that's acetic benzoic anhydride. Next is amides. So again, para masabi natin na yung compound ay amide, meron tayong NH2 or NH or nitrogen na nakakonect sa carbonyl. That's amides. This one, NH2 na nakakonect dito. So this will be RC double bond O NH2. That's amide. And to name amides, we just replace or add the word amide. So halimbawa, methane, methanamide, propanamide, etc. And for amides, for example, ito. This is the trivial root, acet, for two carbon atoms, acetamide. Ito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, that's 6 carbon atoms, hexanamide. Kapag meron tayong rings na may C double bond O, NH2, we just add the word carboxamide. So, for example, cyclopentane, actually, walang hyphen class, ha?
Cyclopentane carboxamide. Yan. So, for example, we encounter a compound that looks like this. Kita natin, of course, that's an amide kasi may nitrogen connected to a carbonyl. But, merong alkyl na nakakonnect dun sa nitrogen. Kasi yung previous example natin, hydrogen yung nakakonnect eh. Pag ganito yung compound, we will also name this methyl group, itong methyl. And papangalanan natin siya na para bang substituent nung nitrogen, itong methyl. Alright, so this is N-methyl to indicate na, okay, may methyl attached on the nitrogen. Kaya N-methyl. And then, the rest, 1, 2, 3 propanamide. Paano naman kapag meron ditong CH3? Meron pang isa na CH3. So, yung CH3 na yan ay substituent ng propanamide. So, magiging N-methyl-2-methyl-propanamide. Ang tatandaan na capital letter N ito. No? So, ulit. Halimbawa, may CH3 din eh. That's N-methyl-2-methyl-propanamide. Halimbawa naman, ethyl ang nakakonnect din eh sa second carbon ng propanamide. Uunahin natin yon. Magiging 2-ethyl-N-methyl-propanamide. Kasi alphabetical. Plus, did you get the example? Are you still here? Please type present if nandito pa and on the same page. Kakasunod, ganyan, present. Okay. Next, thank you. If you look at this compound, we can see na merong rings, merong carbonyl, merong nitrogen, and yung nitrogen, meron siyang substituent na ethyl. So, pangalanan yung substituent ng nitrogen, this will be N-N-N-N-diethyl. And then, pangalanan ito, cyclohexane po yan. And add the word carboxamide. So, this will be N-N-diethyl cyclohexane carboxamide. Okay? Ma'am, paano po pag nagkaroon dito ng halimbawa ay methyl? May methyl dito. So, ang gagawin, substituent yon nung cyclohexane carboxamide. And ito yung carbon 1, syempre, kasi dito nakakonnect yung C double bond O. So, magiging N-N-diethyl 2-methyl cyclohexane carboxamide. No. We indicate the locant, nasaan yung methyl substituent of cyclohexane carboxamide. Okay, next ay, bago natin i-discuss itong thioesters, i-discuss muna natin ang esters. So, ang esters, that's RC double bond O, R. So, ito naman ang palatandaan ko sa inyo. Pag sabi nating esters, may R group na nakakonnect sa carbonyl, may isa pang R group na nakakonnect naman sa oxygen. Kapag ganun, that's esters. And ang suffix ng esters ay O-weight. Paano natin papangalanan ng esters? Yung
carbon or yung R group katabi noong oxygen. Ito lang ha. Yung R, ayan, last kita ba? Yung R group na katabi ng oxygen, yun yung alkyl. Papangalanan natin according to its alkyl name. Yung R group naman na nakasama or katabi noong carbonyl, yan yung magbe-bear ng suffix O-weight. Halimbawa, ito, one carbon atom. Na katabi ay oxygen, edi methyl. Tapos dito, carbonyl, ito, C double bond O, yan yung magkakaroon ng O-weight. So this is ethanoate. Methyl ethanoate. Ito naman, dimethyl propanoate. Methyl butanoate. Methyl pentanoate. Ito, pentanoate. So ganun ang pagpapangalan ng esters. Again, yung R group na katabi ng oxygen, methyl. Yung isang R group na kasama noong C double bond O, so ika-count natin yung C double bond O sa bilang, yun yung magkakaroon ng O-weight na suffix. For example, yan. So that's an ester kasi merong C double bond O. Ayan, R, C, double bond, O, O, R. So, itong R group na ito, katabi siya ng oxygen. And dalawang carbon atom siya, so ethyl. And ito naman, na R group na ito, ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, and the pentanoate. Supposedly, that's ethyl pentanoate. But the pentanoate contains a substituent alkene on the second carbon. So magiging ethyl 2-pentanoate to indicate that the alkene is on the second carbon of the O-weight part. Ano? Pentanoate part. Yan, pentanoate. Yan. Again, tatanggalin natin yung in, yung E sa alkene, sa in, sa halip ay n lang. Yan. So, 2-pentanoate or 2-pentan-1-0-weight. Let us go naman doon sa thioesters. Si thioesters is sulfur analog of esters. And ito naman is RC double bond O S R. And ang suffix ng thioesters is thioate. So, paano natin papangalanan ang thioesters? Let's look at this one. Yung R group na kasama nung sulfur, methyl, alkyl. Kagaya din ng esters class. Yung R group na kasama ng sulfur, alkyl name. And yung the rest, siya yung magbe-bear ng suffix na thioate. Halimbawa, dito na lang tayo mag-base. So this is the R group katabi ng sulfur. So alkyl ito, or this is ethyl.
And then 1, 2, 3, 4. This is butane, thioate. Ito kasi ano eh, may acetate ito. Thioacetate. Ito na lang para hindi kayo malito. So, ethyl butane thioate. Again, yung R group nakasama ng sulfur, siya yung alkyl. And yung R group nakasama yung carbonyl, siya yung magkakaroon ng thioate na suffix. Paano naman kapag meron tayong ring compound? So kapag may ring compound, ang idadagdag lang natin is carbothioate. Pangalanan parehas yung dalawang R groups. So ito yung R group, kakonect ng sulfur. Again, that's alkyl or methyl. Methyl. And ito naman, cyclohexane plus the word carbothioate. So ito class hyphen wala yan. So, susulat natin siya, methyl cyclohexane carbothioate, walang hyphen. No? Acyl phosphates. Ito naman, ang pangalan niya ay oil phosphate or ill phosphate. Halimbawa, methanol phosphate, ethanol phosphate, etc. So simply, pangalanan yung alkyne name. Halimbawa, ito, benzene yan. Benzene na may C double bond OPO4. So magiging benzoyl phosphate. And last is nitriles. So huwag tayong mako-confuse class ha. Ang nitriles ay hindi na carbonyl compound kasi wala siyang C double bond O. Kapag nitriles, ang kanyang general formula ay RC triple bond N. Ganyan. RC triple bond N. Yan, medyo madilim na. Wala na tong carbonyl. So in order to name nitriles, papangalanan lang natin yung R group according to its alkane name. Sabi dyan, name the parent alkane followed with the word nitrile. Halimbawa, tong compound na to has 4 carbon atoms. So that's butane, nitrile, plus the nitrile part. Ito naman, this is 2-bromopropane plus nitrile. And cyclohexane are followed by the word carbonitrile. For example, 1-butane... Ito. Halimbawa, wala pala dyan ng example. Pag cyclo... Halimbawa, ganito. Pag naka-encounter tayo ng ganitong compound, this is cyclohexane carbonitrile. Pagkasama yung rings. Right? And kapag naging substituent, ang ating nitrile, that is called cyano. The substituent name is cyano. So, kindly disregard na lang itong 1-cyanopropane kasi baka malito pa kayo. We just follow this format, the 1-butane nitrile. Kung ano yung kanyang alkane name, dagdag lang natin yung word na nitrile. So, actually, I'm done with all the functional groups. And the succeeding examples here, you can use for your review. And if you have... if you want to review or study, might as well. I think it would be helpful
if you look at the notes and try to name it na hindi tumitingin sa notes. Try nyo na kayo lang ang magpapangalan. Tapos you can look san ba kayo tumama, san ba kayo nagkakamali. Actually, yun ay isang helpful tip para hindi tayo, para ma-gauge natin kung naintindihan ba talaga natin yung naming or kahit sa problem solving class. It is very important na you do it yourself. Na halimbawa, binigyan tayo ng problem, aralin natin yung solution, and after lahat, maaaral natin everything, try natin sagutan. Kasi iba yung, okay, nagets ko, ganito pala siya, ganito yung formula, etc., or ganito yung pag-name. Tapos kapag tayo nasa sarili natin yung gagawa, parang hindi pala natin, nalilito pa tayo. So, you try to do pencil push kung saan i-test nyo yung sarili nyo kung naiintindihan nyo talaga. Ganun yung parang turo sa board exam. So, helpful naman siya kasi minsan kapag, yun nga, sabi ko, minsan kapag scroll tayo ng notes, ay alam ko na, okay na ako. Gets ko naman na. Pero kapag dating pala nung mismong questionnaire, na di natin alam. Ganun. And if you want other reference materials, meron ako mga books na in-upload doon sa ating classroom. Tingnan nyo yon at baka mas thorough pa yung discussion doon kasi yung tinuro ko sa inyo is just the summary. No, and you can look for other references like YouTube, etc., etc. Okay, so siguro enough na yung mga nabanggit ko sa inyo. Marami na akong tips kung paano aaralin ng everything. Again, yung coverage ng exam ay nomenclature lamang. So pag-igihan ninyo, no? Yung magiging exam. Ah, class nga pala. On Saturday ay yung exam natin ay sa umaga. Kasabay nung isa kong section na hawak, yung 2202. Pinapapunta ko sila by 7:30 or 7:45 para ma-arrange na ninyo ang inyong sarili, ang mga upuan doon sa lab 1 saka doon sa hallway para hindi nakakainin ng oras yung pag-arrange nyo pa. Sa halip na magsasagot na ng exam, nag-a-arrange pa. Ngayon, So maaga, mga 7:45 or 7:30, nandun na kayo. Hanggang ang exam ay 8 to 10. That's next week. Tapos hopefully, sa sunod na week ay, sige, magde-discuss ako about stereochemistry. Tapos sana naman, on March 9, ay tayo ay makapag-laboratory na. Yung laboratory natin, tama ba, class? I-confirm ko nga sa inyo. If na-send ko na sa inyo ang inyong lab groupings, saka yung experiment, saka na-send ko na din ang mga materials na kailangan. Tama ba? May lab groupings na, may materials na kailangan na, saka meron akong na-assign na lab experiment na dalawa. Tama. Apple cookie. Ma'am, may ano na po? Baka clarify ko lang po kung may groupings na po bang binigay? Wala pang groups. Sige. Isasend ko mamaya yung groups after nitong class. Yung materials na kapag send na ba ako? Yung mga dadalhin?
Hindi pa din. Sa GC? Ah, wala pa din. So, ang utang ko is yung grouping saka materials na dadalahin. So, that's on ano pa naman? March 9. Yung ano, yung time natin on Wednesday, probably you can use that para makapag-review na lang. Mag-review kayo. No? So, yun lang. If you have no more questions or concerns, pwede na kayong mag-leave sa Google Meet. Thank you.